I Love You computer virus made in the Philippines. For the last 36 hours, the I Love You virus has been creating havoc around the world, certainly here in North America. The bug virus has eaten. The virus is on the loose. The Cupid who cooked it up and committed the crime is a hacker in the Philippines. Onel de Guzman, siya lang naman ang isa sa mga infamous na hacker sa buong mundo. Born and raised dito mismo sa Perlas ng Silangan, humigit sa 45 milyong mga computer sa iba't ibang lupalop ng mundo lang naman ang nabiktima ng virus na kanyang ginawa na kung tawagin ay I Love You virus. Hindi lang din 1 milyon, hindi 10 milyon kundi umabot hanggang 10 bilyong dolyares in damages ang nagawa nito sa buong mundo. And to top it all off, ay gumastos pa ng panibagong 10 hanggang 15 bilyong dolyares ang iba't ibang agency sa mundo para tanggalin ang nilikha niyang virus. But wait, there's more. Ang lahat ng ito ay kumalat at nangyari sa loob lamang ng 24 oras. Now, let's take a moment for a while dahil marami sa atin ang hindi na-appreciate ang pinagkaiba ng 1 million sa 1 billion. Well, ito ang visual representation kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. Ito ang itsura ng $1 million. Ito naman ang $100 million. And well, ito ang $1 billion, tapos i-multiply mo pa ito ng 10. At iyon ang tansya ng kabuuang gastos ng iba't ibang ahensya ng dahil lang sa virus na ito. However, the $1 trillion question still remains. Nasaan na nga ba ang the legendary hacker ng Pinas na si Onel de Guzman? Yan ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Sa mga hindi pamilyar body sa kanyang istorya ay gumawa na ako ng video tungkol sa kanya. I suggest na panoorin muna yon para malaman kung nasaan nagsimula ang lahat at bumalik dito para makasabay kayo sa kanyang istorya. Para naman sa mga tinatamad ay basically nang dahil lang sa rejected thesis ni Onel noong siya ay nasa kolehiyo ay nagsimula ang lahat. Hindi naman niya ginawa ang virus para maminsala ng ibang tao kundi para lang sana sa thesis at aksidenteng na-leak ang code o virus na kanyang nilikha. Noon, wala pang kaso ang Pilipinas tungkol sa panghack kaya nang dahil sa balitang ito ay napilitan ang ilang congressman na magpasa ng batas para kontrahin ang mga taong gagawa ng virus o kaya naman manghahack. Nakulong siya at mula noon nawala na tayo ng balita sa kanya. Dahil dito ay marami ang mga haka-hakang lumabas kung saan di umano kinuha siya ng Pentagon sa US at ginawa nilang trabahador. Isa itong ahensya na hindi naging ligtas sa ginawa niyang virus. Kinuha daw siya bilang kanilang virus defender ala white hacker kung saan binabayaran ang mga ito para manghack upang mapalakas pa ang depensa ng kung anong website online. Mayroon din ang mga nagsasabi na kinuha siya ng CIA o ng Microsoft at ang iba naman ay sinabing mayroon na siyang sariling hacking group at hacking software na ibinebenta online. So basically buddy ay mayaman na daw siya. The speculation is massive at talaga namang everything under the sun ay may naiisip ang ibang tao sa kung saan na siya ngayon. However, nitong 2020 after 20 years ay once and for all malalaman na natin ang sagot kung nasaan na nga ba si Onel de Guzman. Yup, you heard it right. Now, last year, June ko ginawa ang video tungkol kay Onel de Guzman and it garnered more than 2 million views. Salamat sa mga taong nanood. And after 1 year nang gawin ko ang video specifically May 3 ay ang reporter mula sa BBC na si Geoff White ay nagkaroon ng quest para tuntunin si Onel de Guzman and well, tagumpay na natagpuan siya at ang ilang mga haka-haka tungkol sa kanya ay turned out to be 100% true.
dahil noong 2016 ay sa iba't ibang forum tungkol sa hacking ay may nagpost ng ilang detalyadong impormasyon kung saan ang kinalalagyan ni O'Neil at sinasabing nasa Quiapo siya at may-ari ng isang mobile phone repair shop. Yup, tagagawa ng cellphone. Pinuntahan ito ngayon ni Geoff White dahil ito lang ang lead na mayroon tayo and boom, natagpuan niya ang the legendary mailap na hacker ng Pilipinas at may proof tayo dyan. Ito ang litrato ng dalawa. ...44 years old na si O'Neil dito at nang interviewin siya ay ilan lamang ito sa kanyang mga sinabi and well, as we all know, tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Hindi ko ina-expect na mapupunta ang virus sa US at Europe. Nagulat ako. Tinanong rin siya kung bakit I love you ang pangalan ng virus at sinabi niyang naisip ko na maraming tao ang may gusto ng boyfriend o girlfriend. Gusto nila ang isa't isa. Gusto ng pagmamahal. So tinawag ko itong I love you virus. Ika nga rin ni O'Neil de Guzman ay nagsisisi siya sa paggawa ng virus. Mahihiyain daw siyang tao at paminsan-minsan sa pagbabrowse niya sa internet ay nakikita niya ang kanyang larawan kung pag-uusapan ang mga hacking-hacking at virus. Mahihiyain ding tao si O'Neil de Guzman at ayaw niya ng kasikatan. Take note, buddy, ha, ayaw niya ng kasikatan. Ito ba di ang tipikal na ugali ng literal na legendary hacker? They work on shadows, ika nga, at talaga namang hindi pinangangalantaran na hacker sila dahil ang tunay na hacker ay hindi sinasabing sila ay hacker para lang masabihan na sila ay hacker. Marami kasi ang mga taong di umano hacker daw pero ang gamit ay ang cheat engine o di kaya naman lucky patcher na mabilis na ma-download sa Google Play Store sa Android. So yeah, again, para isarado ang istorya ni O'Neil de Guzman ay well, andito siya sa Pilipinas, nagkakape-kape at masaya sa kanyang buhay bilang may-ari ng isang cellphone repair shop somewhere sa Quiapo. Now, I'm thinking kung advance mag-isip ang mga namumuno noon ay mas maganda siguro kung kinuha na lang siya ng ilang mga government agency dito sa Pilipinas para maging kanilang trabahador upang ma-hack-proof ang kanilang website. Hindi yung ikinulong pa nila gayong wala naman siyang nilabag na batas noon dito sa loob ng Pilipinas. Isa pa, hindi ko alam kung ano ang mayroon sa pangalang de Guzman pero kung matagal na kayo dito sa channel ay may ibinahagi akong kwento kung saan de Guzman din ang apelyido ng isa sa pinakamagaling, hindi hacker kundi scammer naman sa buong mundo kung pag-uusapan ang gold. Ito si Michael de Guzman. Kung gusto niyo itong panoorin ay mag-iiwan na lamang ako ng link sa bandang ibaba ng video ito. At ayun, maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!